i5-6400 o AMD 7680, sabi ng A8-7680 or A8-7650K. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up na sa mga Arbil Gangs on here. Ang may pinakamalakas na pwede sa buong kalapak. Kamakan. i5-6400 versus A8. Yan, pag-uusapan natin. At A8-7680 versus A8-7650. Yan, pag-uusapan natin mga Arbil. At mga oras pa ako. Mabasa para ako na makakomedyo mga Arvin. Pero bago yun, papakita ko muna yung dalawang naglaro. Kadating na Nigel. Oh, diba? Wala pa. Dom! Like and subscribe, Kuya Jones. Oo, may kasama na ngayon si Dom Dom. Naging masaya na siya. Hindi kaya. Lungkot niya. Ha? Lungkot. Ba't malungkot? Wala. Okay. Punta na tayo sa Sagkaribil question. Let's go! Ano na mga Arvin? i5-6400 o oh! AMD 7680, sabi ni Carbill Justin. Ano mas maganda dyan? Okay, pakita ko na lang sa PC mga Carbill ito. Ito yun na nga, AMD A8-7680 versus Intel Core i5-6400. Punta muna tayo, why is Intel Core i5-6400 better than AMD A8-7680? Okay, masahin nyo lang mga Carbill ha. Okay. Yan. Yan yung kay Intel, but siya mas better kay AMD. Punta naman na kay AMD, bakit siya, why is AMD so better than i5? Okay! Faster CPU, GPU clock speed, built-in, no? Tapos, yan. Tingnan natin yung mismong specs nila. Okay, si A8 Marvel, 4 cores, 4 threads, 45 watts, yan. 3.5, built-in GPU, R7. Kay Intel, 4 cores, 4 threads. Pareha sila, no, Marvel, 4 cores, 4 threads. Match sila doon. Okay, tapos, sa speed, yan, 3.30. Mas mataas si A8, okay. Tapos, discontinued na. Okay, tapos. Ano maganda ka na dito? Ito yung graphics ni built-in. 530. Okay, tapos. Yung watts na ito maka-reveal. 65 watts. Si A8. 45. Mas tipid si A8. 7680, no? Okay, so, release date A8. October 2018. Si i5, 2015. So, mas bago si A8. Okay? Ayan. Kasi wala na tong i5-6400. Eh. Discontinued na eh. Okay? Si A8 naman, yan. Okay. So, sino nga mas okay dyan? i5-6400 o AMD 7680. Okay? Para silang speed. 4 cores, 4 threads. Pero mas matipid sa kuryente sa AMD. 45 watts. 65 watts si i5. Tapos sa built-in na GPU, mas maganda si AMD 7680. Okay, so ang panalo dyan, i5-6400 o AMD 7680 si AMD. No, kasi, siyempre, mas ipit sa kuryente, ang hinahanap mo, lalo na sa computer pisonet, computer shop, tapos, mas bago pa pala siya, no? Yun, siyempre, mas bago, mas maganda, no? Tapos, yun nga, tipid sa kuryente, mas maganda pa yung built-in na GPU niya, no? Kesa kay i5. Okay, so panalo dyan. i5-6400 versus AMD A8-7680. Ang panalo ay si AMD A8-7680 Marvel. Okay, yan. At yun ang ano Marvel, ito na naman versus A8-7680 or A8-7650K. Parehas AMD A8. Hindi ba parehas yan? Okay, tingnan natin dito sa PC ang dalawang A8. 7680. Oh, kanina 7680 rin yung kanina, no? So, alam nyo na yan. 4 cores, 4 threads, 45 watts, R7 yung built-in na GPU. Si A8-7650K na lang ang titignan natin. Pero papakita ko ulit si A8-7680 kasi tinatanong nito ni Carabel kung ano mas maganda siya sa dalawa. Okay, punta na tayo sa PC. Let's go! At yun ang mga Carabel. Okay, pag naulit na yung video na pagsagot ko, kasi yung mga tanong ng Caribbean natin, minsan may ulit na comment o tanong. Kaya, inuulit ko rin yung video, no? Kahit meron na ako, inuulit ko pa rin. Kasi,
natatabunan na yun. Kaya gumagawa ako ng panibagong video. Okay? So, AH-76I-80 or AH-76-50K kung ano mas maganda dyan. Okay, punta na tayo dito sa PC. Let's go! Taon na to kanina, no? AMD AH-76-80. Per core sport phase, 45 watts, 3.5 GHz frequency, 3.8 GHz boost, Carrizo. Socket MF2 Plus siya. Okay. Ngayon naman, si AH-76-50K, 4-core Sportage, pareha sila. Tay sila doon. 95 watts. Aray, ang taas ng sa kuryente ni AH-76-50K. So, panalo dyan si 7680. Si 45 watts lang, oh. Diba? Sa kuryente. Ngayon si speed, 3.5. So, panalo pa rin si AH-76-50K. Sa boost, pareha sila. 3.8 GHz. KBR si 7650K. Ayan. Okay, so GPU R7 built-in ni 7680K. 7680, I mean. Si 7650K ang built-in GPU niya R7. Parehas. Okay, eto. Mga kalibin. Ito pa, oh. 7680, 7650K, entry level, parehas, 70 plus, parehas, R7, parehas, year model, overclock potential, mas mataas si 7650K. Year model, luma na si 7650K, no? Mas bago si 7680. Sa price, okay, mas mahal nga lang si 7680. Dollar. 4-core Sportage pala sila, no? 4-core Sportage. Mas mabilis si... Ayan. Sa speed frequency, mas mabilis 7680. Ayan, no? 0.2 lang naman. Sa boost frequency, mas mabilis si 7650K. Ayan. Pero sa tipid sa kuryente, ayan nga, mas mababa si 7680 kaysa kay 7650K. Ayan, okay? Ano mas maganda, 7680 or AH-76-50K? Para silang 4-core Sportage, para silang built-in na GPU. Mamas! Kaso, mas bago siya 7680 kasi 2018, model si 7680. 2019, nakalagay pa nga dito eh. 2015 naman si 7650K. Siyempre, mas bago yung 7680, AH, so mas maganda siya. Tapos, mas tipid si, sa kuryente si AH-76-50. 65 watts siya, no? Si, ano, si AH-76-50K, 95 watts. Okay. So, mas maganda dito, AH-76 or AH-76-50K, mas maganda si AH-76-80. No? Mas tipid sa kuryente, tapos mas bago siya, kaya mas maganda siya kay 7650K. Okay, kasi syempre papalago kayo. Syempre gusto mo yung mas tipid sa kuryente. Para silang for ano yung purpose part guys. Para silang, built-in na GPU. Pero mas latest si AH-76-80. Tapos mas tipid sa kuryente si AH-76-80. Kaya AH-76-80 versus AH-76-50K ang panalo si AH-76-80. Okay, yan. Ano naman ang mga kabil, siyempre Mark Calabil, ano bang pwedeng GPU sa AMD 7680 ko na CPU, yan. Yan yung mini-versus natin, yun, no? Ito ang mga kabil, sinerge ko ATX. GTX 750 Ti, GT 1030, GTX 1050. O kaya, rekta ka na rito, GTX 1050 Ti. Yun nga lang, medyo mag-battle na ka-konti. Pero okay na rin. Pag GTX 1050 Ti mo kasi yan, nilagyan mo yung AH-76-80 mo, at least pag nag-upgrade ka ng proseso, ito, GTX 1050 Ti. Naka medyo mataas ka na na GPU, hindi ka tulad ng bibili ka ng GTX 750 Ti, GT 1030, GTX 1050, pag nag-upgrade ka ng GPU, mag-upgrade ka ulit ng, pag nag-upgrade ka ng CPU, I mean, proseso, mag-upgrade ka na naman ng GPU kasi medyo mababa na rin itong GTX 750 Ti, GTX 1030, at GTX 1050. Puro 2GB lang na yan. Ano? Kaya mag-GTX 1050 Ti ka, 4GB na yan. May nagtanong din, hindi ko makita eh. No? Anong, pag nilagyan ba ng ano GPU yung AH-76-100 ng GTX 750 Ti, magiging smooth ba ang games? Okay.
Pag nilagyan nyo ng GPU, mga ka-rebel, yung 8-7600 ng GTX 750 Ti, tinignan ko, binatan na calculator ko kung match sila eh, no? Yung isa kasi, 7680. Pwede yung GTX 750 Ti. Dito sa 8-7600, pwede ba siya? Tingnan natin sa button na calculator, mga ka-rebel, sa kasi. Ayan o, 8-7600, GTX 750 Ti. Tingnan natin kung button na calculator. Zero. Nakalagay o. Ah, will work great together. Ayan o. Match na match. 8-7600 and NVIDIA GeForce GTX 750 Ti will work great together. Ayos. Diba, mga Karibin? Kaya, pag nilagyan mo ng ano yan, Karibin, nilagyan mo yan ng GPU, yung 8-7600 mo ng GTX 750 Ti, magiging smooth yung games. Kasi compatible, Karibin. Okay? Yan. Okay, yun naman ang aking sasagutin, no, mga Karibin. i5-6400 versus A8-7680. Mas maganda yung AMD A8. Tsaka yung AMD A8-7680 versus AMD 7650K. Yung mas maganda yung A8-7680. Panalo siya dito sa 7650K tsaka sa i5. Kasi mas tipid sa kuryente, mas bago siya. Tsaka mas, yun, mas maganda yung built-in na GPU doon sa i5. Pero doon sa A8-7650K, halos same sila eh, no? Nagkatalo sila sa ano, tipid sa kuryente. Tsaka yung ano, mas bago yung ano, A8-7680 kesa sa AMD 7650. Okay, so yun muna aking sasagutin, mga kabilang ka dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click the bell button, kami-ami. Ha! Regan! Para updated kayo pag may bago upload tayong video sa muli, mga kabilang ka. God bless nga at muscle at bye. Oy! Bawo ng headset! Yun! Stickers! Wala na subscribe, ha? Subscribe, go show! Bawo ng headset! Bawo ng headset! Kasabi ko naman ito. Yung Roblox. Anong laro sa Roblox yan, Dom? Mansion kayo yung... Mansion. O driver. Mansion ano? Story yun yun. Mansion story, oh. Sa story, masaya na. Oo, oh, si Edsel eh. Ngayon, dumating huli na eh. Pero... Nanguna kasi, nanguna. Oo. Oh. Huwag magmumula. Hindi, mura ko yun. Nanguna lang. Okay. Bawo ng headset! Like and subscribe! Like and subscribe! Yeah. Yeah, pinakita ko lang sila, mga kaibigan.